Buenos dias, señoritas y señoritos. Meron naman tayong special vlog para sa inyo. At ito po yung vlog natin. Siyempre, dito pa rin sa France. We're still on vacation here. Pero nasa special na lugar tayo. Siguro naalala nyo yung movie na kay Dan Brown na na pinasikat dito sa lugar na ito. Kaya ipakita ko kung saan tayo ngayon. At para malaman nyo na ito na nga yun, lugar na yun. Pero syempre, pasilip ko muna yung nasa likod ko na maganda rin talagang kwan. Maganda rin talagang arko. Nakalimutan ko na lang pangalan. Pero ito, ipapakita ko na sa inyo. Wala nang suspense. Yun, nasa Louvre Museum tayo. Diba, yung movie ni Dan Brown. So, ito po yun, nasa Louvre Museum tayo na kung sa French o kung basahin natin Louvre. Pero Louvre lang ang tawag nila dito. So, this is one of the biggest and oldest museum na dati po ito fortress ni King Louis the 16th na yung asawa ni Marie Antoinette na yung pareho po sila pinugutan ng ulo dahil yun nga po sobra talaga yung karangyaan nila at nag-revolusyon yung mga Pranses. So ito po yung palasyo nila pero meron sila nagpagawa ng panibagong palasyo, yung Versailles na napuntahan din namin kahapon po. Na super laki dito sa lahat ng palasyo, yun ang pinakamalaki. Tubad lang, nasa mainit masyado, akala ko mahimatay na ako kasi grabe pa rin yung heat wave dito. So hindi ko na videohan pero ito ngayon medyo kaya pa naman natin at galing lang kami sa museum, the Louvre, at na syempre na bisita, second time ko na ito dito, na bisita namin si Kwan, si Madonna by Leonardo da Vinci. So kaya sa pinangalan sa kanya yung Da Vinci Code. At sabi ni Dan Brown, dito daw yun sa inverted pyramid sa ilalim nito kasi ito yung pyramid above. Pero doon sa isa sa mga maliit na pyramid, meron inverted pyramid. So dito nakita nila yung final clue. So maganda po talaga ito. Kwan po ito, palace and then fortress ng mga French royal family. At ngayon na ginawa ng museum and one of the famous in the world. Siyempre meron po kami napuntahan sa Russia, mas malaki pa dito, pero ito rin po hindi rin nagpapahuli sa dami ng collection. Kahit 10 araw hindi natin matapos na tingnan lahat, basahin yung mga description lahat. So kwan talaga, this is really an honor to be here. At may mga video naman ako na sa loob at sa loob ng museum nito. So yun, susunod ko po yun, ipapakita yun. Pero ito muna tayo sa kwan muna, sa labas muna bago sa loob. So ito po, nakikita nyo lahat ng nationality na ng mundo nandyan, nag-enjoy sa loob. Kahit hindi po kayo dito sa labas, libre naman. Kasi sa loob, magbabayad ka ng mahigit na $50 po, 50 euro. So kami, 5 kami. So kwan, 25,000 rin kami. At medyo namalasan kami sa araw na ito. Medyo nasarapan yung tulog ni
vlogcaster at 9:30 pa sana kami dito pero nahuli kami o 9. Dumating kami 9:30, iniwan na kami ng kwan ng tour guide plus forfeited na yun, kasi very punctual sila dito. Forfeited na yung ticket namin, 25,000. So napilitan kami kumuha ulit ng another 25,000 or almost 30,000 na ticket. So 60,000 nawala sa amin, parang nabudol-budol kami. Pero kasalanan rin namin kasi sinubukan namin kumuha ng mag-train. Nagkawala-wala kami. At yung kwan naman dito, yung taxi, wala gaano ngayon kasi nakabakasyon yung mga French, end of vacation summer nila ngayon. So nakabakasyon. So nahuli kami. So wala na, ubus kwan na yung ticket namin. Buti na lang nakakuha pa kami isa. Another set for 5 people kasi mahirap po, madaling maubos yung ticket. So napilitan kami na lunukin na lang na itong araw mga 60 to 70,000 ang ginastusan namin para makita lang yung mga artworks. Pero okay lang po, worth it kasi tulad ng sinabi ko sa previous vlog ko, yung mga anak ko po, hindi naman sila artist pero medyo mataas yung taste nila po. Very, very mahilig sila sa mga artworks, mga museum, at saka mga classical music. So medyo nagmana naman kay vlogcaster. So, pero po may lesson po tayo dito. May lesson po tayo dito. Tuwing pupunta po si vlogcaster sa mga lugar nito, tulad dito, France. Katapos dito po yung the Louvre Museum na alam nyo history ng France, simula pa yan 8 to 14 history century, nandyan na sila po. So, dumaan na rin po sila ng mga abusadong leader, dumaan na rin sila ng mga masamang leader, mga monarchy, dumaan na rin sila kay Napoleon Bonaparte, na very brutal naman talaga yung leadership niya, yung lalo na sa mga bansa na kinakalaban or kinakonquer ng France. Ang point ko lang po ay old history ng mga itong lugar nito, Italy, Germany, whereas tayo po, young country pa lang tayo, sa 18th century pa lang tayo, 1896 ata. So, understandable po, hindi pa tayo matured as a nation, hindi pa maraming pinagdaanan natin sa society natin, sa history natin. Kaya, meron pa po tayo mga pagkakamali sa pagboto, may mga bubutante pa, may nagbibenta pa ng boto. Pero never give up tayo po. Okay lang, i-understand natin yan. Na hindi naman lahat ng tao enlightened or matalino or politically matured. Marami pa rin tamad. Pero kwan pa rin po ako. I am very optimistic na one day, the Filipino people will become intelligent. The Filipino people will become responsible voters. The Filipino people will stop electing yung mga sinasabi ni Yorme, yung mga dalawang pamilya na lang nilalagay sa pwesto, mga Marcos, mga Aquino, and then siguro later on mga Arroyo, sila-sila na lang po, sila-sila na lang. So baka one day we will elect leaders na who come from the people and who only serve the people, primarily serve the people. So medyo nabubuhayan po si vlogcaster tuwing nakikita ko, nasisilayan ko itong historical places na ito. Na I dream one day na we will become a matured country just like the other countries, old countries in the world. We will also gain our maturity, we will also gain our independence, political maturity and independence from kwa po, hindi na tayo mabudol-budol sa mga stupido, palpak, corrupt at walang malasakit na mga politiko. We are a young country, so we are still going through the learning process, the learning curve. Tuloy-tuloy pa rin tayo na
evolving. So, basta wag lang tayo po mag-give up. Tuloy-tuloy lang po tayo tulad si Vlogcaster. Na nakita nyo kay nakabakasyon ako dito. Tuloy-tuloy lumalabas yung series ko about the Kwan, about the Marcos wealth. Kasi hindi, it's not directed lang man po kay Marcos. It's also directed against other leaders who will be doing what the Marcoses have done. Kaya nakita natin yan na to some extent gana inulit rin ni President Duterte yung ginawa nila Marcoses, na kung nag-iwan ng $27 billion yung mga Marcoses, nag-iwan rin siya ng 13 trillion pesos na utang na hindi naman natin napakinabangan. So my point is, yung mga advokasya natin, voters education, opening up the eyes of the people, it is all intended to help the country become, and to help the Filipino people become politically and culturally matured. So yun, kikita nyo isa sa mga parks dito sa malapit sa the Louvre. Maraming mga tao dito. Meron din naman mga homeless na natutulog dito. So, yun po. Pa-end na natin ito kasi baka hinahanap na ako ng pamilya ko. Pero yun po, nakita na pala isang anak ko. Natapos na rin yung tour namin. So, yun po. I hope you enjoyed our short talk, and thank you for joining me in this vlog. And see you in my next vlog. Okay, I'll see you.